Hi guys, another lesson tayo sa grade 7 math, quarter 2, module 3. So, ang module 3 natin is evaluation of algebraic expressions. So, paano tayo mag-evaluate ng algebraic expressions? In evaluating algebraic expressions, simply substitute or replace variables by numbers and carry out the operations following the order of operations. So, i-replace lang natin yung mga variables ng number. Pagkatapos i-follow natin yung order of operations. So, ano yung order of operations? So, meron tayong PEMDAS. So, ang PEMDAS stands for parenthesis, exponent, multiply, divide, add, and subtract. So, ito yung dapat nating tandaan na order of operations. Dapat unahin natin yung mga naka-parenthesis, pagkatapos yung mga exponents, and then multiply and divide from left to right, and then add and subtract from left to right. Meron tayong example dito, is 5y plus 4 is equal to 5y plus 4. So, equal ba ito silang dalawa? Paano natin malaman kung equal itong dalawang expression natin? So, dun napapasok ang ating evaluation of algebraic expression. So, paano natin siya i-evaluate? Again, mag-assign tayo ng number para ma-replace natin sa ating variable. And ang ating variable is y. So, ipagpalagay na natin na y is equal to 3. So ngayon, i-evaluate na natin siya para malaman natin kung equal ba itong dalawang expression natin. So 5y plus 4. So 5, si y i-replace natin ng 3. And then plus 4 is equal to 5. Si y i-replace natin ng 3 plus 4. Okay, so i-carry out lang natin ang operation. So, unahin natin ang multiplication. So, 5 times 3. 5 times 3 equals 15 plus 4. Sa kabila, unahin natin ang nasa parenthesis. So, 3 plus 4, kopyahin natin si 5. 3 plus 4 equals 7. So, 15 plus 4 equals 19. And 5 times 7 equals 35. So, ayan. Equal ba silang dalawa? Of course, hindi. Kasi ang kabila is 19 at ang kabila is 35. So, therefore, ang ating given is not an equal algebraic expression. So, ganyan ang pag-evaluate ng algebraic expression. I-replace natin yung mga variable ng assigned number. Okay, another example tayo. I-evaluate natin itong 8x squared plus 3 when x has the value of 3. So, 8x squared. 8, ano yung value ng x natin? 3. So, i-replace natin si x ng 3. And then, plus 3. So, i-simplify muna natin itong naka-exponent. So, 8. 3 squared is, means 3 times 3. So, 3 times 3 is equal to 9. Plus 3. And then, carry out natin yung operations again. Unahin natin yung multiplication. So, 8 times 9 is equal to 72 plus 3. So, 72 plus 3 is equal to 75. So, ito na yung sagot natin, 75. Another example, c cubed minus 2b plus a. Ang value ni c is 3, si b is negative 5, and si a is negative 12. So, i-replace natin yung ating mga variables. So, c cubed minus 2b plus a. Okay, ano yung value ni c? 3. So, 3 cubed minus 2. Ano yung value ni b? Negative 5. So, ilagay natin siya sa parenthesis. Plus, ano yung value ni a? Negative 12. So, ilagay natin sa parenthesis kasi negative 12. And then, 3 cubed is, this means, 3 times 3 times 3. So, 3 times 3 equals 9. 9 times 3 equals 27. Minus negative 2 times negative 5 is equal to, magkapareho yung sign nila. So, ibig sabihin, ang sagot is positive. So, positive. 2 times 5 equals 10. Positive and negative is negative. So, negative tayo dito. Kopyahin natin si 12. And then, i-carry out natin yung operation. So, 27 plus 10
is 37 minus 12. So 37 minus 12 is equal to 25. So ito na yung sagot natin. Last example tayo, we have here x plus 5 and x plus 5 multiplied by y minus 4. So ang x, ang value ng x natin is negative 2 and ang value ng y is 8. So i-simplify natin siya. Ang value ni x is negative 2, so negative 2 plus 5 multiplied by y is 8 minus 4. Okay, i-simplify natin ang nasa loob ng parenthesis. So, negative 2 plus 5 is equal to 3. And then, 8 minus 4 is equal to 4. Ayan. So, ngayon is, i-multiply na natin silang dalawa. So, 3 times 4 is equal to 12. Ayan. So, ito na yung sagot natin. So, meron tayong explanation about kung paano tayo mag-add, mag-subtract, mag-multiply, at mag-divide ng integers. Napaka-importante po nun para alam natin yung mga integers natin about positive and negative, kung ano yung dapat nasagot natin, kung positive ba o negative. So, pwede nyo po yung panoorin, napaka-dali lang ng explanation para maintindihan nyo po ang lesson natin ito at para mas mabilis kayong makasagot sa lesson na ito. Addition of polynomials, kung paano tayo mag-add ng polynomials. Okay, so paano ba tayo mag-add ng polynomials? Kapag nag-add tayo ng polynomials, ang tatandaan natin is makapag-add lang tayo ng polynomials kapag meron silang magkaparehong term. Ano ba yung magkaparehong term? So kung hindi nyo pa napanood yung previous lesson natin, pwede nyo yung panoorin about defining terms. So, ang magkaparehong term or similar term is yung magkapareho ang kanilang literal coefficient. Ano yung literal coefficient? So, ang literal coefficient is kung magkapareho yung kanyang variable at ang kanyang exponent. So, just like this one, x squared. Ang variable niya is x at ang kanyang exponent is 2. At ito sa kabila is x squared din. So, variable is x and exponent is 2. Ito yung tinatawag nating similar term kapag magkapareho ang kanilang literal coefficient. So, literal coefficient ang tawag natin dito. Para mas maintindihan niyo siya, pwede niyo balikan ang previous lesson natin. Meron tayong example dito. 4x squared minus 5x plus 2 plus negative 2x squared plus 7. So, paano natin ito i-add? Ang gagawin natin is i-arrange natin siya in a standard form na magkasunod yung kanyang mga exponent at magkasunod ang magkaparehong literal coefficient. So, meron tayo dito. So, 2 ang kanyang pinaka mataas na exponent. So, 4x squared. And then, dito sa kabila is meron tayong negative 2x, so that is minus 2x squared. And then, ano yung sunod ng exponent na 2? So, syempre, 1. So, si x is meron siyang exponent na 1. So, minus 5x. Pagkatapos, ang last is itong mga variable or mga constant natin. So, ang constant is yung mga number. So, plus 2 plus 7. Pagkatapos, i-carry out lang natin ang ating operation. So, 4x squared minus 2x squared, sa sinabi ko na kanina na yung like term lang yung pwede natin i-add. So, 4x squared minus 2x squared is equal to 2x squared negative 5x. Wala siyang kasama. So, kopyahin lang natin si 5x. And then, 2 plus 7 is equal to 9. Ayan. So, 2x squared minus 5x plus 9, ito na yung sagot natin. Okay, so ganito lang kadali mag-add ng polynomials. Basta, pagsamahin lang natin yung mga like terms, pagkatapos i-carry out natin yung operations at meron na tayong sagot. Pwede rin tayong mag-add ng ganito. Nakalagay sa the same na column yung magkapareho ng literal coefficient. So, itong si 4x squared is negative 2x squared. Si 5x is wala siyang kasama. And then, itong ating constant. So, napakadali lang din nito. So, 4x squared minus 2x squared is equal to 2x squared. And then, i-bring down natin si negative 5x. I-add natin si 2 and 7, so that is plus 9. So, ito na yung sagot natin. O, diba, napakadali lang mag-add ng polynomials. How about this one? 8x squared plus 5x minus 2 plus
2x squared minus 9x minus 5. So, again, pagsamahin natin yung mga magkaparehong terms. So, uunahin natin itong 8x squared and then plus 2x squared kasi magkapareho sila ng literal coefficient x squared. And then, ang sunod ni exponent 2 is 1. So, plus 5x. And then, dito sa kabila is minus 9x. And then lastly is ang ating constant. So, minus 2 and minus 5. Ayan. So, i-carry out lang natin ang ating operation. So, 8x squared plus 2x squared is equal to 10x squared. 5x minus 9x. So, malaki si 9x. So, i-subtract natin pagkatapos kopyahin natin ang sign ni 9x. So, that is negative 4x. And then negative and negative, i-add natin, kopyahin natin yung common sign. So, ang common sign is negative 2 plus 5 equals negative 7. So, ang ating sagot sa 8x squared plus 5x minus 2 plus 2x squared minus 9x minus 5 is equal to 10x squared minus 4x minus 7. Ito na yung sagot natin. O, diba? Napakadali lang. Okay, try naman natin itong isang paraan. So, 8x squared plus 2x squared, so this is addition ha, is equal to 10x squared. And then positive and negative, mas malaki si negative. So, kopyahin natin si negative and then subtract. So, 9 minus 5 is equal to 4x. Negative and negative, magkapareho ang sign. Kopyahin ang common sign and then add. So, 2 plus 5 equals 7. Ayan. So, ito na yung sagot natin. 10x squared minus 4x minus 7. So, nasa sa inyo na po kung saan ang mas madali para sa inyo na solution. Subtracting of polynomials na tayo. Ano yung rule natin kapag nagsasubtract tayo ng polynomial? So, ang ating rule is change the subtraction operation to addition and then change the sign of the subtrahend, then proceed to addition rule. So, kapag napanood nyo ang ating previous lesson about subtraction of integers, napakadali lang nito para sa inyo kasi same lang sila ng rule. I-change natin ang subtraction operation into addition, pagkatapos i-change natin ang sign is subtrahend at proceed tayo sa addition rule. So, ano yung addition rule natin sa polynomials? Simply, pagsamahin natin yung mga like terms, pagkatapos i-carry out natin yung operations. Subtract B from A. Napaka-importante kasi na alam natin kung saan ang ating subtrahend para alam natin kung saan yung sign na kailangan nating i-change. So, subtract B from A means A minus B. So, ibig sabihin, si B ang ating subtrahend and ang ating A is siya yung ating minuend. So, this is our minuend. So, napaka-importante na alam natin kung saan yung subtrahend kasi yun yung i-change natin na sign. So, B from A, ibig sabihin, si B is isubtract mo galing kay A. So, that's why A minus B. Example number 1, subtract 8x squared plus 4x minus 3 from 6x squared minus 7x. So, saan ang ating minuend? So, ang ating minuend is 6x squared minus 7x. Kasi si 8x squared plus 4x minus 3 is isubtract natin from our minuend. So, this is our subtrahend. So, napaka-importante na alam natin kung saan yung subtrahend natin. So, 6x squared minus 7x minus 8x squared plus 4x minus 3. So, ganyan yung placement natin. So, isolve na natin. Ayan. So, kopyahin natin ang ating minuend, which is 6x squared minus 7x. Ang unang gagawin natin is i-change natin ang subtraction operation to addition. So, since ito yung ating subtraction operation, gagawin natin siyang addition. Pagkatapos, ang ating subtrahend is i-change natin ang kanyang sign. So, lahat ng subtrahend natin dito is i-change natin ang sign. So, this is positive 8x squared. So, magiging negative 8x squared. And then, si positive 4x magiging negative 4x. And si minus 3 is magiging plus 3. So, ganyan na yung subtrahend natin. Naging negative 8x squared minus 4x plus 3.
Next step is proceed tayo sa addition rule. So addition rule is pagsamahin natin lahat ng magkaparehong term. So saan yung magkaparehong term? Yung magkapareho ang kanilang literal coefficient, yung kanilang variables at exponent is magkapareho. So ang magkapareho natin is itong 6x squared and minus negative 8x squared. Pagkatapos, dahil 2 ang ating exponent, ang susunod nito is 1 na exponent. So, ang merong 1 na exponent is itong x. So, itong negative 7x at itong negative 4x. So, minus 7x minus 4x. And then lastly is yung ating constant or yung mga numbers. So, ito yung ating constant plus 3. At ating isimplify ang ating polynomials. So, 6x squared minus 8x squared. So, mas malaki si 8. Ibig sabihin, negative ang kanyang sign. And then, 8 minus 6 is equal to 2x squared. Kita pa ba sa baba? Okay. So, negative 7x minus 4x. So, pareho silang negative. Kopyahin natin si negative. And then, 7 i-add natin si 7x at si 4x. So, 7x plus 4x is equal to 11x. And then, kopyahin natin ang ating constant plus 3. So, ang ating sagot is negative 2x squared minus 11x plus 3. So, ito na yung sagot natin. Itry natin itong isang solution. So, that is 6x squared minus 7x minus 8x squared plus 4x minus 3. Ayan. So, nakalagay sa iisang column yung magkaparehong term at itong magkaparehong term natin. So, ang first step is i-change natin itong ating subtraction operation into addition. So, magiging addition yan siya. Pagkatapos, ang sign ng ating subtrahend, ito yung ating subtrahend, ang sign niya is i-change natin. So, since positive itong 8 natin, so magiging negative yan siya. At ang positive 4x magiging negative 4x at ang negative 3 is magiging positive 3. And then proceed na tayo sa addition rule. So, 6x squared minus 8x is malaki si negative, so magiging negative. And then 8 minus 6 equals 2x squared. Negative and negative, kopyahin yung magkaparehong sign and then add the number 7 times. Or 7 plus 4 is equal to 11x and then bring down 3. So, ito na yung sagot natin. Ayan. So, depende na sa inyo kung saan ang mas madali na solution para sa inyo. Pero, same lang yung answer na makukuha natin. Okay, so we have problem here. If you have 100x cubed minus 5x plus 3 pesos in your wallet and you spent 80x cubed minus 2x squared plus 9 pesos in your school canteen, how much money is left in your wallet? So, kung ganito yung pera natin, guys, parang ayoko nang magkapera, no? Parang nakakasakit ng ulo kung ganito yung pera natin. So, paano tayo magbabayad? Bayad po, 80x cubed minus 2x squared plus 9. So, ganun, parang ang hirap, di ba? So, ngayon is aalamin natin ang ating problem. So, magkano yung kanyang pera? Meron siyang pera na 100x cubed minus 5x squared plus 3. Magkano yung binili niya sa canteen? So, ang binili niya sa canteen is 80x cubed minus 2x squared plus 9. Ngayon, isusulat na natin ang ating given. So, ang kanyang pera is 100x cubed minus 5x squared. So, 100x cubed minus 5x squared plus 3. So, ito yung kanyang pera. Ngayon, magkano yung binili niya? So, meaning bumili siya. So, that is subtraction. That is 80x cubed minus 2x squared plus 9. So, ito na yung given natin. So, proceed na tayo sa ating rule. So, 100x cubed minus 5x squared plus 3. And then, ang gagawin natin sa ating subtraction operation is gagawin nating addition. At, ang sign ng ating subtrahend is i-change natin. So, this is positive 80x cubed, so magiging negative 80x cubed. And the negative 2x squared is magiging positive 2x squared. And then ang positive 9 is magiging negative 9. So ito na yung ating subtrahend.
Then, proceed na tayo sa addition rule. So, pagsamahin natin yung magkaparehong term. So, ang magkaparehong term is itong 100x cube at negative 80x cube. So, 100x cube minus 80x cube. Next is negative 5x squared and positive 2x squared. So, negative 5x squared plus 2x squared. And lastly is ang ating constant, positive 3 and negative 9. So, plus 3 minus 9. 100x cubed minus 80x cubed is equal to 100 minus 80 is equal to 20x cubed. Kita pa ba sa baba? Ayan. And the negative 5x squared plus 2x, so hindi magkapareho ang sign, i-subtract natin at kukopihin natin ang sign ng malaking number, which is 5. So, that is negative 5 minus 2 equals 3. So, 3x squared. And then, positive and negative again, i-subtract natin, kopyahin natin ang sign ng malaking number, which is 9. So, that is negative. 9 minus 3 equals 6. Ito na yung sagot natin. 20x cubed minus 3x squared minus 6. Ayan. So, ang naiwan na money sa wallet is 20x cubed minus 3x squared minus 6. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan tayo. See you on our next lesson. Bye!